Para dito kay Paul Sanga. Four shot. Oh, problem. But one of the best in making. Ano ulit. One of the best in making four shots. Sa dito kay Kabaho looks good. Sa track. Looks good. Looks good from here. Kung isa ka sa mga hardcore basketball fans, ay malamang narinig o napanood mo na ang manlalarong ito. Kamusta mga kadribol? Sa ating episode ngayon ay pag-uusapan naman natin si Patrick Kabahog. Minsan ng tinanghal na Finals MVP matapos ngang gumawa ng 64 points, pero bakit napakasaglit lang ng itinagal sa PBA? Halika, samahan mo kong talakayin at alamin kung gaano nga ba kagaling sa Cebuano Sniper, Patrick Kabahog. Pero bago tayo magpatuloy, ay pakilike naman ang video na ito at pakihit na din ang subscribe button, pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod natin mga videos. Salamat! Katulad ng mga na-feature na natin sina Eloy Poligrates, Junty Valenzuela, Jimwell Torion at Jojo Tangkay, ay isa ding Cebu legend si Patrick Jan Kabahog. Sa mga gusto pong manood ng kwento ng mga nabanggit na produkto din ng Cebu, ay ilalagay ko ang link sa description box below. Nag-umpisa nga ang basketball career ni Patrick Kabahog nang maglaro ito sa high school team ng University of Visayas. Pagsampa naman ng kolehiyo ay dinala na ni Patrick Kabahog sa UAAP ang husay nito sa basketball at naglaro nga para sa koponan ng Adamson Falcons noong 2003. Sa Adamson ay unti-unti nang pinakita ni Kabahog kung gaano ito katinde sa basketball, lalo na ang pagiging scoring machine nito. Sa koponan nga ng Adamson ay nakasama ni Kabahog sina Chad Alonzo at UAAP MVP na si Ken Bono. Sa pag-akyat naman ni Ken Bono sa PBA ay si Patrick Kabahog na ang pumalit bilang main man ng Falcons at taong 2007 ay nag-average nga ito ng 22.3 points, 8 rebounds at 1 assist per game. Nakapaglaro din si Patrick Kabahog sa PBL para naman sa koponan ng Toyota Otis. Sa parehas na taon ding ito ay naging parte naman si Kabahog sa Philippine team na lumahok sa Thailand SEA Games at inuwi nga ang gintong medalya para sa bansang Pilipinas. Taong 2008 ay nagpa siya ng mag-apply si Patrick Kabahog sa PBA draft pero wala nga kahit isang PBA team ang kumuha dito. Ilan nga sa mga nakasabay ni Kabahog sa draft class na ito ay sina Jared Dillinger, Bo Belga, Gabe Norwood at Jason Castro. Dahil walang interesadong PBA teams ay dito na nagpas siya si Kabahog na maglaro sa ASEAN Basketball League at naging import ng Malaysia Dragons. Matapos namang mag-average ng 13.4 points para sa Dragons ay dito na kinuha ng Air 21 si Patrick Kabahog. Pero saglit niya lang ang inilagi nito sa PBA at bumalik na lang uli sa ABN. Sinabi nga noon ni Patrick Kabahog na sobrang loaded at super sikip na sa PBA. Gustuhin mang magbalik PBA ay sobrang hirap na umanong pasukin. Kaya inisip na lang nito na kung saan man siya mapuntang liga ay ibibigay na lang ang best niya para sa kanyang koponan. After namang magsilbing leader ng 3 taon sa Malaysia, ay nagdesisyon na si Kabahog na lumipat sa koponan ng Thailand kung saan naging kampiyon ito noong 2014. Sa Thailand ay 3 taon ding namalagi si Kabahog at tulad ng normal na OFW, ay mas pinili nga nitong huwag munang umuwi ng Pilipinas at ilaan na lang ang kanyang extra time para kumita ng pera para sa kanyang pamilya. Bukod sa ABL ay nagtuturo din ng basketball si Kabahog sa mga basketball camps at naglalaro din bilang hugot sa labas ng Thailand. 2017 nga noong maglaro ito sa isang liga sa Indonesia at matapos magpakawala ng 64 points at nahirang pang finals MVP, ay binansagan na din ang Cebuano Sniper na Pinoy Sniper. After ng ilang taong paglalaro overseas ay tila naging homecoming naman ang muling pagbalik ni Kabahog sa Pilipinas dahil nagdesisyon na nga itong maglaro sa MPBL para sa koponan ng kanyang hometown na Cebu Sharks. Sinabi nga ni Patrick Kabahog na mula noong iniwan niya ang Cebu para maglaro sa Adamson ay hindi na ito muli pang nakapaglaro para sa kanyang probinsya. Idinagdag pa nga ng 6'1 gunner na dream come true para sa kanya na sa wakas ay ma-represent na ang kanyang hometown. Hindi naman binigo ni Kabahog ang mga kababayan nito dahil napakasolido pa din ng mga performances ang ibinibigay nito para sa Cebu Sharks. Dito ay pinakita nga ni Kabahog ang full arsenal ng kanyang opensa na mayroong reliable drive to the basket at ang kanyang deadly outside shooting. Isa nga si Patrick Kabahog sa malaking dahilan kung bakit nakatungtong ng playoffs ang koponan nitong Cebu Sharks. Dahil nga sa napakagandang showing para sa Sharks ay hinirang si Kabahog na MPBL All-Star
noong 2019. Matapos namang mag-average ng 9.1 points, 2.9 rebounds at 2.1 assists per game para sa Cebu, ay nilisan na ni Cabahog ang hometown nito at napunta na nga sa koponan ng Valenzuela. Dahil naman sa pandemic na COVID-19 ay hindi pa nga uli nagre-resume ang MPBL, kaya mas pinili na lang ni Cabahog na maglaro sa Pilipinas Vismin Super Cup. Kasama ang mga kapwa ex-PBA players na sina Val Acuña at Paolo Hubalde, ay considered nga ang koponan ni Patrick Cabahog na Talisay City na isa sa mga top teams sa liga. Tila mukhang tama namang isa sa mga malalakas na koponan ang Talisay tapos nitong durugin ang Bohol sa kanilang opening game. Pinamunuan nga ng 22 points, 1 assist at 1 steal ni Cabahog ang Talisay at tambakan nga ang Bohol ng 38 big points. Sinabi nga ni Cabahog na hindi niya in-expect na magiging ganun ang resulta ng kanyang laro. Pero off the bench man ay lagi umano itong all-out pagpasok sa loob ng playing court. Mula college, ABL, MPBL at Vismin Super Cup ay isa man sa mga legit scorers ay sinabi nga ni Patrick Cabahog na never itong natatakot na baka masapawan ng mga mas batang manlalaro dahil masaya umano itong i-share ang knowledge niya sa basketball. Katulad ni na Eloy Puligrates at Jojo Tangkay ay isa din ako sa mga nanghinayang at hindi masyadong nakapagpakitang gilas itong si Cabahog sa PBA dahil for me, pang PBA talaga ang kalidad ng laro nito. Hindi man nagkaroon ng chance na ipamalas ang kanyang mga pamatay na 3-point shots sa PBA, ay kahit papaano nagkaroon naman ang kilalang Cebuano sniper ng maayos na basketball career sa ABL, MPBL at ngayon nga sa Vismin Super Cup. Ikaw ka Dribol, isa ka din ba sa mga bumilib sa mga kayang gawin ng Cebu legend, si Patrick Cabahog? And for Cebu, Cabahog, open for 3, Cabahog knocks it down! Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon ay paki-like naman ang video na ito at kung hindi ka pa nagsusubscribe ay paki-hit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang ma-miss sa mga susunod natin mga videos. Salamat sa panonood, ito nga ang Basketball Ace at aga sa mga susunod natin mga videos. Salamat!